Sentabi natin. So many things. Before anything else, I would like to thank all of the members of media for finding the time to join us this afternoon. We'd like to use the opportunity to maybe clear a number of issues that have cropped up in the past couple of days, which I believe is of paramount importance with regards to the upcoming elections. So at any time, if you choose to wish to answer your ask your questions, please feel free to do so. And of course, and we have... And well, the gentleman beside me definitely needs no introduction. We're talking about the former chairman of the Commission on Elections, Attorney Sixto Brillantes. Just a short statement. We're appearing here not because we want to discuss the merits of the case. It is just that the disqualification ordered by the Second Division was much publicized, and it has generated too much publicity that we want to make sure that the public would know that Edo Manzano is not yet disqualified, because the decision of a division does not become final. And since the elections will already be on Monday, there's no way that the decision of the division rendered only May 6th, last Monday, will never become final come election day. Therefore, Edo Manzano is still a legitimate candidate. We are filing our motion for reconsideration either tomorrow or Friday within the 5-day period required under the procedure. Therefore, once we file the motion for reconsideration tomorrow, the decision of the division will be considered vacated, and we will wait now for the final decision of the Commission en banc, which is expected to come out probably weeks or months after the elections. So we just want to have some sort of publicity to counter the negative publicity generated by the announcement that he has already been disqualified by a mere division, which decision is not final, not executory, and not yet enforceable. How come po nanalo si sir, tapos po nag-decision po yung Commonwealth en banc? Ano pong nandun na sa decision yun na yung merits. But the, well, the background, pwede naman siguro discussin ni Edo, na nanalo kami somewhere in 1998-99, nanalo siya, sinabi ng Supreme Court, Filipino citizen siya. So, tapos nag-file siya ng maraming candidacy. Medyo minamalas kami ng konti nung tumakbo kami vice presidente in 2010, minalas din kami nung sa senatorial, pero all the time we've been declaring that he's a Filipino citizen. Because nobody has said that he is an American at the time. Sinabi na ng Supreme Court way back in 1998 that he's supposed to be a Filipino, natural born. Wala naman nagsasabing ano eh. Hindi siya Filipino. So when he filed his certificate of candidacy for Congressman of San Juan, remember October ng 2018, nung nag-file sila ng certificate of candidacy niya. Na sinasabi ng COMELEC ngayon, eh, dapat sinabi mo rin hindi ka Pilipino. Eh, sino naman si Raulo na magpapair ka ng candidacy sa sabi mo, hindi ako Pilipino. Eh, talaga naman sinabi na ng Supreme Court at lahat ng pang Pilipino siya. So, ngayon, ang desisyon ng COMELEC, ito naman, di ko, nasabi nila, hindi ka Pilipino. Sabi ng Supreme Court, Pilipino siya, eh hindi wala. Kung gusto niyo paniwalaan yung dalawang commissioner as against the decision of the Supreme Court, I think the people would understand na hindi naman totoo yun. Hindi naman tama yun. Edo, manggaling na sa'yo, no? Malinaw na kandidato ka pa rin. Kandidato pa rin ako. My name is still in the ballot and I can be voted on, and my voted votes in my favor will be counted. I am not disqualified. As a matter of fact, to elaborate a little further, in 1998,
yun din po ang ginawa sa akin. On the same date, by the way, 21 years later, Second Division declared me not qualified. They declared to cancel my certificate of candidacy. We filed our motion for reconsideration. Comelec and Bank reversed the decision of the Second Division. Ang aking katunggali, inakyat naman po niya ngayon sa Korte Suprema. Sir, bakit paulit-ulit na lang ginagawa ng Comelec yan? Di ba nangis sila na since nung kumakbo kayong Vice Mayor ng Makati, alam naman nila na nandang-desisyon na lang sa Supreme Court. The Second Division up against you? Good question. Hindi ko, yun din ang aking tinatanong. Pero kung titignan nyo po, si Commissioner Guia, the presiding officer of the Second Division, gave a dissenting opinion. At yun sa kanya, napaka-simple dissenting opinion. Second Division, siya po yung chairman presiding officer. At siya nagsabi, ayon sa Korte Suprema, Edu Manzano is a Filipino citizen. Napaka-simple. How do you feel about this? Well, at the onset, it was very discouraging because dinaano ko na to 21 years ago and the kind of campaign that regardless of the size of San Juan, it's been bloody. You know, not in visual terms, but talagang binapatikos ako from the beginning. Una yung issue noon, hindi ako taga San Juan. Kahit na kapit-bahay ko na nga yung mayor si for the past 10 years. Tapos sinasabi ngayon, kung nung hindi pumalo yung kanilang mga sinasabi, ngayon ginawang citizenship naman ngayon. And to think that yung nag-file ng petisyon, alam naman na lahat, siya ay yung campaign manager ni Ronnie Zamora. So, I can see politics written all over the case. So now, I'm reliving 1998 again. And panalo ako, tiyak, iaakyat ng aking kalaban sa Korte Suprema. So I guess, dun na naman tayo babalik. At yun ang magiging final arbiter at siya magdidesisyon. Sir, what's your message to the camp of Congressman Zamora? You know, we tried to keep it issue-based. You know, hindi kami naninira, hindi kami nang baboto ng putik. We felt that maybe we could raise the level of politics in San Juan. And we will continue to do this until the very last day. And hopefully we can appeal that maybe the people of San Juan deserve better. They deserve to be told the truth and they deserve to be served better. Well, yung kanyang campaign manager, sinabi naman niya na hindi ko sinabihan ang aking campaign manager na i-file yung petition na yan. Lagi niyang sinasabi, bar top notcher niya. He has been 3 decades in politics ng San Juan. I doubt very much na isang mere campaign manager would do any action outside or without his consent. So if you ask my personal opinion, naniniwala ako na talagang sinabihan na mag-file ka ng petisyon. Sir, yung pangyayari, gaano makaka-apekto sa iyo sa eleksyon ng araw na yun? In the onset, isipin mo, wow, malaking dabog to. But now that we're thinking about it, I'm sorry to be very honest, yung followers ko sa Facebook umakyat by a couple of thousand, Instagram, Twitter, pag nakita nyo po ang aming mga rallies ngayon, lalong nadadagdagan ng tao kasi lahat sila gustong malaman kung talagang ako eh hindi na makakatakbo. So, even yung small mga barangays na hindi namin inaasahan na mapupuno ang aming caucuses, ngayon may sobra-sobra at umaapaw ng tao. Kahit na mula sa iba't ibang mga barangay, dahil they're hoping na makakaroon din sila ng chance na malamang agad-agad kung tayo ay talagang makakatakbo. So, in a way, it cuts both ways. Ang laki nung naging positibo para sa amin at sa aming partido. Hindi lang sa akin. Because yung caucuses, Team One San Juan comes together like a family. So lahat kami nadala
nung nasabing controversy. Magkasing patira pa at this time. Yung edad ko to, may nagsisympathize pa ba sa akin? No, I just felt bullied. You know, I would never think that I would be bullied at the age of 63. You know, so... Thank you very much, Astrid. Matagal ka nang mabait sa akin. Ito yung Lucas Cabrera. Ano magiging reaction niya? Lucas Cabrera? Naku. May isa, pangalawa, pangatlong yugto yan. Walang tigil, walang humpa yan. No, but, you know, we've always tried to talk one-on-one to sa aming mga constituents. Explain. Ang ginagamit namin, actually, ay mga screens. Nilalabas namin mga dokumento. We explain things para at least makita nila. Hindi puro laway lang ang puhunan. Sir, for those who are not familiar with San Juan politics, how tight po ba yung race for congressman since nung start nung campaign? Gano'n kayo kadikit ni congressman sa campaign? Okay, I'll be honest. Sorry, the last two surveys, lumamang na tayo. In the beginning we were trailing. Actually, they were looking at 80-20 pa nga eh. So, hindi sila ganong nagsasalita tungkol sa akin. Nothing was being raised. Tahimik lang sila dahil the less said about Edu, the less mentioned, the better. But then in the first survey pa lang, I had a 99% awareness rating. So, doon nagsimula yung kalbaryo ko. You know? So, right now, the last two surveys, we've already been able to jump ahead. Even in terms of our councilors, they're all doing very, very well. At ganun din po ang aming mayor and vice mayor. So, Team One San Juan has a solid following now, heading towards the latter part of the elections. Yeah, drafting it. Actually, ang procedure sa COMELEC, when we receive a copy of the decision, we have 5 days to file a motion for reconsideration. Tinanggap namin yan May 6, last Monday. So if you will count 5 days from May 6, it will be 7, 8, 9, 10, 11. Well, the deadline would be May 11, which is the 5th day. No? Eh, Sabado yun eh. So meron pa kami, pwede pa namin i-file yan the next working day, which is already May 14, tapos na election. Ibig sabihin, sa araw ng election, hindi pa final yung decision. So, gusto lang namin masigurado na huwag ma-mislead yung mga tao na disqualified na siya. Sinasabi namin pa ulit-ulit ngayon na hindi final yung decision at dapat alam ng komisyon yon na bakit nyo pa ilalabas yan ngayong May 6 na alam nyo namang hindi naman magiging final yan come May 13. Kasi kung bibilangin mo yung mga araw, hindi naman pwede maging final yan. So sabi ko, ano ang basis? Why would you come out with it now? Meron ako sariling personal feeling na ako sinasabi ko naman yan sa ibang tao. Eh. Sinasabi nila, mukhang gusto nilang tulungan yung medyo na mahinang kalaban. Kasi nakakatulong eh. Initially, nakakatulong. But now, sabi ko kay Edo, sige, lumabas ka lang ng loobas, gamitin na natin yan para masabi natin sa taong bayan na hindi ka disqualified. At mukhang ginagamit lang nung kalaban para makatulong ka, para mahirapan ka o matanggalan ka ng boto. What I don't really like is that for COMELEC itself, who knows the procedure, for them to come out, they know it's a division ruling. A division ruling never becomes final until after 5 days. Tapos na eleksyon after the 5 days eh. So hindi naman siya pwede ma-disqualify on the basis of a May 6 decision. So, anong nangyari? Kung baka sa kanil, publicity lang ang kinuha nila. Pumutok lahat ito nung Monday. Diba? Ngayon, sumasagot naman tayo. Not because we wanted to impress the people na hindi disqualify si Edu. Legally, procedurally, and constitutionally, hindi siya disqualified. She is still a very legitimate candidate. At saka yung pangalan niya, nasa balota na. So pwede siyang iboto. Sir, you say both the second division and the chief of staff are responsible for this lupo. Kasi sabi mo nga, ang sinasabi ko, aggravating yung kwan eh.
Hindi bali sana kung unanimous pa sana sila, medyo sabihin nila malakas na eh. May dissenting pa eh. Ibig sabihin ang voto is 2-1. At saka malakas yung dissenting dahil yun ang pinaka-senior sa kanilang tatlo eh. Itong dalawang nag-decision, yung majority decision, are new members of the Commission on Elections. Sabi ko, Chairman Gia o Presiding Commissioner Gia has been there since 2013, kasama ko pa siya. So alam na niya ito. Ito dalawang bago, ka-avoid lang ito. Sir, what happens kung kunyari, for example, ma-overturn niya? Wala mga accountability yung dalawang members, new members of the division? Hindi, wala mga accountability. Kasi, to be fair with them, ha, yung dalawa na nag-issued, meron silang renaissance na bagong issue doon sa kanilang decision, which we will discuss thoroughly in our motion for reconsideration. Yung sinasabi nila na nag-serve daw si Edu sa military, yun ang naging issue nila eh. Military ng US. Because may Commonwealth Act eh. 63 na sinabi sa Commonwealth Act, pang nag-serve ka sa military ng foreign country, natatanggal ka na Pilipino. Eh, pero isipin mo naman, nung Commonwealth pa, hindi ka ba pwede mag-serve sa US, eh under tayo sa US nung Commonwealth, ano ba naman? No, yun ang ginagamit nila yung Commonwealth Act. But sabi nga ni Chairman, during the Commonwealth, we were still a Commonwealth, we were under the Americans. So anong mangyayari dun sa lahat ng mga nag-serve katulad nung USAFE? United States Armed Forces in the Far East, lahat sila hindi Pilipino, which now, if you would like to explore it further, si Marcos, hindi Pilipino, kasi nag-serve sa USAFE. Nag-serve ka sa foreign country, ang batas ay yung Section 63, Republic Act, Commonwealth Act 63, nakalagay doon, you lose your citizenship if you serve in the military of a foreign country. Foreign country. Nung pinas ang Commonwealth Act 63, 1936, Commonwealth pa tayo. Hindi ko alam, yung nga gusto namin i-raise ngayon, Commonwealth pa tayo noong 36? Oo, Commonwealth Act nga eh. Are we independent of the United States at the time? No. Are we serving the military in the United States? There was a war in 1941, 42, 45, ang daming Pilipino nag-serve. Yan ba eh, nag-serve sa USAFE, which is the United States Armed Forces in the Far East? Yung ba mga yun, natanggal lahat? Di si Marcos pala. Chine-check namin kung si Marcos, member ng USAFE. Dahil baka lumabas, hindi rin siya Pilipino. At lahat ng nag-serve, lahat ng mga Pilipinong nag-marcha dun sa Death March na nabuhay, baka naman hindi na Pilipino lahat ito. Lahat ng mga Pilipinong veterans, because they were considered veterans of the U.S. na kung binibigyan ng pension ng U.S. Hindi na mga Pilipino ito kasi lahat sila nag-serve sa military ng U.S. Eh. Hindi naman sila nag-ano. Medyo maraming issue. At hindi nila rin resolve ito. Ang sinabi lang naman ng ano, makikita naman sa desisyon. Eh. Ang sinabi lang ng dalawa ng second division, yung majority. Basta Republic, ano, Commonwealth access that if you serve in a foreign military of a foreign country, you lose your Filipino citizenship. Ayan, nag-serve siya. Inamin namin nag-serve. Nag-serve naman talaga siya sa US. Hindi naman namin pwede i-deny yun. Talaga naman nag-serve siya. When did you give up, I'm sorry, when did you give up your American citizenship, Luz? You know, every time that you file your certificate of candidacy, may isang provision dun sa papel na nagsasabing, I renounce any and all allegiances, such as such, and serve the best interests of the Filipino people. I did that in 98, 2001, 2010, 16, and I did it again. So, by virtue lang of my signing dun sa aking certificate of candidacy, I renounced any and all allegiances. I have never been accused of dual allegiance. I have been accused of dual citizenship. But that is also because of the application of two laws, jus sanguine and jus soli. Ang batas sa Amerika, basta ikaw ipinanganak sa Amerika, kahit
turista lang ang nanay mo o napadaan lang kayo sa Amerika, kahit na lumilipad lang kayo over the United States, you are automatically an American citizen. Dito sa atin sa Pilipinas, base sa dugo ng iyong mga magulang. Without a doubt, my parents are both Filipino. So I am a natural born Filipino ayon sa batas dito sa Pilipinas. Good, so ano yung mensahe at assurance sa kababayan natin sa sana? As the good chairman has spoken, hindi matatanggal ang pangalapit sa balotan. Nandiyan pa rin, pwede akong iboto at mabibilang ang boto ng aking mga constituents sa lungsod ng San Juan. Qualified, Sedo. Kasi sinasabi nila, baka hindi kami mag-file ng MR, maging final yan. Maski hindi kami mag-file ng MR hanggang 13, on election day, hindi pa final yan. On May 13, pero magpa-file na nga kami para masigurado lang natin. Pa-file na kami bukas or Friday. Pag nag-file na kami yan, tapos na yan. That will be, sabi ko nga kanina, mabavacate na yung order ng division. It will now be elevated to the NBank. So gusto lang namin siguraduhin sa taong bayan, lalo na yung mga taga San Juan, na huwag naman kayo maniwala na disqualified na si Edo. Hindi totoo yun. And I'm sure even his opponent, who is number one in the bar, nung kumuha siya, alam niya na hindi pa disqualified si Edo ngayon at sa election day. Hindi siya disqualified. Hindi lang niya sasabihin yun dahil ginagamit nga nila yung decision ng dalawang commissioner na para makatanggal ng konting boto. Pero palagay ko naman, hindi naman dahil sa gusto kong under-create. Tingin ko naman, bakit nila hinalabas ngayon yun kung hindi sila kinakabahan? Sila kinababal. Kung talaga naman tatalunin pala ni Ledo, kailangan po pa bang i-announce na na-disqualify siya ng division lang. Hindi naman kailangan eh. You know, ganun din eh. Tulad ng nabanggit ko kanina, we have tried our best to elevate the discourse dito sa aming pagkakampanya. The entire team One San Juan. Meron kaming marching orders mula sa aming campaign manager. Huwag tayong manira, huwag tayong magpado ng putik, huwag tayong pampatikos. Issue-based dapat ang ating pangangampanya. Even Mayor Janela Estrada has been the subject of countless criticism at yung binapatong putik mula sa kabilang kampo. But Mayor Janela Estrada has kept her cool. And so has your entire team, One San Juan. And sadly, kahit anong pilit namin gustong iangat ang klase ng politikang sa San Juan, we feel it's already very, very late. Hindi magbabago ng estilo ang aming mga katunggali. But we hope na ang ating mga constituents, sa mga San Juaninos, eh makikita nila kung sino talaga ang mga sincero gustong maglingkod at pakita po nila pagdating ng Mayo 13 sa pamamagitan ng kanilang boto.